nasa gobyerno ako. Yung mga gangster niya, mga sindikato na namasakir, gobyerno. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At this early, sabihin ko na, lumayo na kayo. Kung may mga droga ka, hanap mo na ng ibang lugar. Lal, Pilipinas, si Amilita, si Bo, Manila, doon kayo. Huwag kayo sa Davao kasi kung ako ang mamayon, mamamatay talaga kayo. Yun ang sinabi ko noong mayor ako. Hindi sila naniwala. Kasi yun yung extrajudicial killing. Putang ina, wag na natin pag-usapan yung sinabi ko sa inyo. Huwag ko. Ayaw ko ng droga, ayaw ko ng kidnapping. Hayaan mo ang Davao na mag-bloom sa sarili niya. Walang problema ang tao dito. Hindi ko kayo laking Davao ako. Dumating ako dito sa karamdaman. So do not fuck with me. This is my city and I want it to be spoken. Hindi naman ako nakikialam sa tao. I just want to be spoken. Kaya kung mamayor ako, umalis na kayo agad. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Kasi yung human rights, sabihin ko na kayo. Ngayon dapat yung human rights, yung puntang Manila yung kusino yung ito. Kasi mamamatay talaga yan. Ayaw ko masira ang mga anak natin. Ayaw ko masira yung sinat. Punta ka dito, magdegosyo ka. Kung wala, maghanap tayo. Hanapan kita ng paraan paano ako makatulog. Gobyerno to. Dapat ang gobyerno tarong. Kung magpasok ka dito, mag-hold up ka, magpabili ka ng droga, naghanap pala ng kamatayan, eh putang ina. Dito sa Davao, maghanap buhay tayo, mag-asawa tayo, magtayo tayo ng pamilya, may mga anak tayo, maghanap buhay tayo para magpag-aral ang ating mga anak. In the hope na pag natanda na tayo, mamatay tayo, yung second generation ng Davaoino ang mag-take over. Kung hayaan ko ang Davao na puro lango ang mag-take over sa that will never happen. Nakikinig yung human rights, utang ina, makinig kayong mabuti. Just one word. Do not fuck it here. Basta ako mayor, hindi naman ako istrikto. Nakakamali yung tayo, traffic. Wala yan. Pero yung mga droga, mag-hold up ka, mag-kidnap ka, do not expect na pag mag-inkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa'yo. Kayong mga hold upper, tapos i-rape ninyo yung mga biktima ninyo, patpatayin ninyo, kunin ninyo yung pera, do not expect na kung ako ang mamayor, mag-inkwentro tayo, bubuhayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Dapat na makinig ang human rights dyan. Kaya dapat yung human rights magkampanya. Magkampanya sila todo. Huwag kayong bumoto kay Duterte. So, Mayor, how do you rate your success? Wala ako. I cannot
it's for history to judge me. I will not, hindi ako magsabi na nawala yung droga sa padawan ko. I cannot pass judgment upon myself. Basta itong Davao will remain peaceful, Davao will remain ideal for our children to grow. Kasi pag wala na tayo, gusto ko ang Davao ang papalit sa atin yung batitino na tao. Ayaw ko yung durugista na maging konsehal, maging mayor. Masisira ang bayan ko. Kaya ngayon pa lang papatayin ko na kayo. Klaro yan. Hindi ba klaro? O dito sabihin mo sa human rights. Sisirain mo lang ang sisirain mo ang buhay ng tao. Sisirain mo yung pamilya. You destroy the future and you create chaos in the city. Sino ba namang gago na putang inang mayor na papayag niyan? Ang papayag yan yung mga ulol na mayor na talawan, na mga ugok na gusto lang titulo mayor, wala namang ginagawa sa sudat niya. Ah, hindi ako, ayaw ko ng titulo. Inyo na yung titulo. Basta ako, huwag kayong do not fuck it here. Go somewhere else. So, if you will be the mayor, isali kita. Ay, no po, ang mga drug rehabilitation mayor, dili na kinanglan. Ang drug, rehab. Rehab, mga rehab. Ay, yung maabot, alang-alang patayin mo. Pero dapat, huwag na magdagdagan. Huwag na sila magdagdag ng biktima. Ngayon, presidente ako, medyo nag-minus-minus man, pero hindi ko talaga kontrolado ang Pilipinas. Malaki. At saka may kanya-kanyang kingpin. May mga kingdom, may mga politiko. Hindi kagaya dito, kung mayor ka, tuwakay mo lang polis. Putang ina, trabahuin ninyo yan. Kasi ayaw kong mayor, comment. Kay Mayor Mabilog sa Iloilo, is now in the country, bumalik na at siguro tatago. What can you say about it? It's no longer my wala na akong power maghabol sa kanya. Nung presidente ako, patay na. Hindi ko man siya naabutan. Ngayon bumalik siya na hindi na ako presidente. Hindi rin ako makialam. Kasi wala na akong power. At bakit pa kumakialam? Yung problema na ng presidente yan. Ako tapos na akong dumaan, whether I was really successful in my anti-drug campaign or maybe to put it more, kung may diferensya ba sa panahon ko, was there bumaba ba ang drug-related crimes, pati yung drug itself. Pero kung ma-mayor ako, sabihin ko yung ngayon ang gadruga, umalis kayo. Kasi pag mayor, papatayin ko talaga. Cross my heart. Mayor, anong problem? He was saying na it was a justice. Sino? And also, former Senator De Lima was saying he's going to hold those who sent him a heart of jail accountable. Oh, hindi yung naghahawak ng susi sa jail. Bakit mo tayo pagkialaman? Bakit mo tayo matakot dyan?
Hindi mo na ako naghawak ng susi dyan sa ano? Tapos Mayor, they are going to invite you and Senator Dilima sa anytime. Dilima? Anytime. Pero hindi mo namimiss si Senator Dilima, Mayor? Well, as a human being, I would say that as much as possible, I just want to make peace with everybody. But if he starts to fuck everything, hindi kita atrasan. Parang he just... Wala naman akong pinikulan. May kopya pa ako sa video eh. Parang she also wants to make peace. Well, that is another thing. Kaya sabi, di ganito ka. Tanungin ko sa kanya, anong gusto mo? Siya yung may bagahing. Alam mo, hindi niya dapat ako. Alam mo kung bakit? Sige siya yaw-yaw sa akin. Hindi ako sasagot. Bitawan ko lang yung video ulit. Magpakupya ako. Pati sa Amerika, pabili ko doon sa retail na mga X-rated. Yung mag-rent. Hindi mag-kinood. Gusto niya tignan uli. Sabihin mo uli. Sabihin niya uli yan. Kasi bitawan ko. Sabihin mo. Sabi ni Duterte, you make that statement again publicly. And I will prove publicly na ikaw yung sa picture. Video. Pati yung totoo. Salamat na yan. Ayun, nakapilo.